Magandang hapon, Pilipinas. Ito ang Panahon TV. Bukod sa Intertropical Convergence Zone o ITCC, gayon din sa low pressure area na umiira sa loob ng ating boundary, mayroon ding dalawang sama ng panahon sa labas ng ating bansa. Ngunit isa pang dominante sa ating weather system ngayon ay ang pag-iral nitong hanging amihan o northeast monsoon. Ano nga ba ito? Narito at alamin natin ang detalye nito. Ang amihan o northeast monsoon ay binubuo ng malamig at tuyong hangin na nanggagaling sa mainland China o Siberia. Kadalasan nag-uumpisa ang amihan season sa Pilipinas kapag burr months, kaya iniuugnay ang malamig na simoy ng hangin sa tuwing nalalapit ang Kapaskuhan. Kahit walang snow sa ating bansa, nararamdaman natin ang unti-unting paglamig ng panahon, lalo na tuwing gabi hanggang madaling araw dahil sa epekto ng amihan. Pero asahan na mas lalamig pa ang panahon pagsapit ng Enero at Pebrero kung kailan kasagsaga ng amihan. 18 ng Enero taong 1961 nang pumatak sa 6.3 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City, ang pinakamababa sa kasaysayan ng Pilipinas. Maliban sa bahagyang paglamig ng panahon, asahan din na may hinang pag-ulan na madalas mararanasan sa hilagang bahagi ng Luzon. Huwag pong maglilipat ng channel dahil magbabalik kami matapos ang isang paalala. Kaakibat ng mga pag-ulan at malamig na klima ay ang madalas nating pagkakasakit. Isa na dito ang flu na isang virus na nagdudulot ng lagnat, sakit ng ulo, sore throat, sipon at pananakit ng kalamnan. Kaya ngayon na dominante na ang amihan, narito ang mga dapat nating malaman upang maiwasan ang pagkakaroon nito. Ang pinakamabisang paraan upang makaiwas sa flu ay ang pagpapabakuna o flu shot. Tinutulungan itong ma-recognize ng immune system ang virus para makaiwas sa sakit. Samantala, hindi inirekomenda ang nasal vaccine dahil hindi ito epektibo kumpara sa flu shot. At dahil maaaring ma-transmit ang virus na ito sa hangin, lalo na sa pagbahing, pinapayungan ang wastong paghuhugas ng kamay. Kapag naman nagsisimulang makaranas ng sintomas nito, mas mabuting manatili sa bahay upang mas lubusang makapagpahinga. Para makapag-iwas din sa pagkalat ng virus, kapag bumahing, pinapayuhan ang pagtatakip ng bibig at paghuhugas ng kamay. Importante ang pagpapanatili sa kalinisan ng kapaligiran, pat maaaring i-disinfect ang mga madalas na ginagamit upang hindi makahawa sa kasambahay. At panghuli, seek consultations. Mas mabuti na masuri ng mga espesyalista ang kalagayan upang mabigyan din ang karapatang lunas. Yan muna ang latest mula rito sa Pag-asa. Para sa Panahon TV, ako po si Ninis Suntayas. Magandang hapon.